Here again. Actually, andito lang kami sa likod ng bahay. It's already 9:30 in the evening. Para lang mga 4 o'clock ng tanghali. Ganito, ayan, kaaraw. Ganyang kaaraw, guys. 9:30 na ng gabi. Sa likod lang ng bahay namin. And then, look at my view sa likod. Ayan yung train. Railways. Ayan. Ganda, di ba? Ayan, ganito. Lakad lang kami. Gusto maglakad niya na. Ano ma ako? Kahit 9:30 na ng gabi dito, maganda pa rin. Para lang anong hapon. So, which is good. Ang ganda pala dito. Oo, dito lang kami nagpupunta ni Mako. Tapos minsan nang upo kami doon. Doon, no? May upuan doon. Mamaya po na tayo. Ang ganda dito, ano lang. Ay, dito naglalakad ko yung mga. Ah, dito? Parang ano lang, oh. Nasa dami niya ng maliliit na bangka. Tahong paglo type. Tingnan natin ang ano tahong. Tahong ni ano, itong ni ito. Alright guys, ito, at least nakita niyo yung sa likod ng bahay namin. At tawag dito, ayan yung kanina, Montrose Sailing. Yeah, Montrose Sailing. Ngayon lang din ako nakapunta dito. Yeah, Montrose Sailing Club. Yes. Yan, dito nag-ano. Pag low tide dyan, ano, walang tubig dyan. Pwede kang maglakad hanggang doon, nag low tide. Pwede kang maglakad doon pa, doon sa dulo. Pwede kang tumawid doon. Kaya, yun. Pero first time ko lang dito nakapunta dito. Hindi ako pupunta dito eh. Pupunta lang ako doon lang sa may ano. At nakikita nyo, yung pag nagbablog ako doon lang sa may tulay, diba? Yun lang pinupuntahan ko. Pero dito, ngayon lang din ako nakapunta dito. Hindi ko alam na mayroon palang Montrose Sailing Club dito. Yes. Tsaka walang masyadong. Walang tao. Hello. Ah. Ngayon lang ako nakapunta dito eh. Hindi ka kasi sumasawa pag inaayang ito. Eh hindi. Ano eh. Masakit pa ako. Pagin na lang masakit pa. Siyempre. Maganda dito. Maganda nga. Kasi inaayang ako. Hindi ko alam na may ganito pala dito. Yan. May Montrose Sailing Club.
crab na ganyan. Ah, may crab din ba dito? Oo, gusto ni Mako yung nag-watch ng... UP, anong part yun? Alin? Yun is going to... Kasi ito, papuntang Arp Road. And then that side is going sa Bricken. Grabe yung sikat ng araw. Past 9 o'clock na ng gabi. Maaraw pa, di ba? Kaya minsan pag kunyari, early talaga ako or around, kaya nag-start ako ng mga 4 a.m. Natutulog ako ganitong oras. Paano ka makakatulog ng ganitong oras? Kaya talagang sinasarado ko yung kurtina ko, yung curtains ko talaga. Kasi curtains ko talaga gusto ko totally dark talaga. Hindi ako nakakatulog na may, alam mo yung kurtinang maliwanag, yung manipis. Tulad niya, di ba? Pumapasok ng liwanag, hindi ako makatulog. Tapos gigising ako around ng mga 3, yan, mga 3 or half past 2 ng madaling araw to prepare. Siyempre, kain, inom ng, you know, vitamins, and then take my, you know, supplements, mga ganun-ganun. Mga kung anong ek-ek bago umaso, siyempre, kailangan gising na gising ka. Yan, konting coffee, ganun-ganun. Kasi mahirap, ang importante sa trabaho po is you have to be alert, and then hindi kayong yung pupungay-pungay kasi delikado dahil hawak mo ang manipela and maraming pasahero kang ano, cargo, and then your syempre ang ano mo talaga is kailangan madala mo sila, masatisfy sila sa yung journey, sa kanilang journey, I mean, na from A to B is, you know, smooth, not no problem na makarating sila sa kanilang uuwian or sa trabaho. Yun ang mga kailangan nating gawin sa araw-araw. Yun, kinuwento ko lang. Kasi dati talaga, hirap talaga ako gumising ng ano. Pero ngayon, siguro dahil Thundercats, oh! Ganun yata talaga. Madali ako ano. Madali na ako magising ng ano. Nung madaling araw. Kumbaga parang konti na lang din yung natutulog ko. Siguro ganun talaga pag ano. Pero nung dati, nung siyempre, nung kabataan natin sa 90s, alas 2 ng hapon, tulog pa ako. Sa bed lang ako. Parang pinagsakan ako ng ano, ng bato sa likod. Yung mabigat na bato na hirap na hirap yung tumayo. Pero ngayon, hindi. Talagang nakahiga na ako. Hindi na ako makatulog. Kailangan ko nang tumayo. So, yun. At least marami na ako magagawa sa araw na. Kasi maaga nga ako nagigising. So, yun guys. At least nakita nyo to sa likod bahay namin. Di ba? Ganda guys. Ito, pakita ko sa inyo. Di ba? Napaka-quiet. Tahimik. Vlog ako ng vlog, nawala na sila. Nasaan ba sila? Ay, ayun. Andun. Andun na. Iniwanan na ako. Kaka-vlog ko. Naglakad na sila. Iniwanan na. Hindi mo lang sinabihan nila. Pupunta na dun. Thank you.
dito kami. It's nearly 10 o'clock. Magti-10 na ng gabi. So, we're going home. Ano to? Montrose Basin. Ba't tinawag ng Montrose Basin ito? Naghuhugas ng pinggan. Grabe. Wala ka namang paghuhugas ng tingin. Ang ganda din ang bahay din ito eh. Ito. Nakatapat dito sa ano. Di ba? Nasa ang view mo. Ganyan. Parang relaxing. Sisilip ka lang sa bintana mo. Di ba? May naiisip ako ang sinabi mo dahil. Nakatayo ka lang. Kopi. Di ba? Di ba? Tapos nakaubo. Nakaganon pa ako. Nakaganon. Sa pintana. Sabi na, nakakita sa'yo may halimaw. Halimaw sa banga. Halimaw sa banga. Yan. Mako, oh. Say hi. Hey. Eh, yung daan yun doon sa kabila. Ano siya? Bahay. Parang bahay siya o oh. Private ano yan? Kilala mo may ari? Oo. Si Aling Tali. Magsusuka. Si Aling Tali magsusuka. Okay guys, we're here now. So, ang lapit, di ba? Likod lang. So, guys, hanggang dito na lang po. Ito na lang po si Spencer Reyes. Naglulingkot. So, anyway guys, maraming salamat po. And just please, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko. Spencer Reyes. And sa lahat ng mga subscribers, maraming salamat po. And guys, yan ha. Take care, enjoy. And stay safe. God bless us all. See you all soon. Until then. Here we go from the film Beat the World. Let's rock!